So, congratulations for Naoya Inoue, ano? Siya na po yung number one sa Ring Magazine na pound for pound. Ibig sabihin, siya ang pinakamalupit, pinakamakaangas kahit anong division. Pero ha, meron po sa top 10. Halos lahat kasi doon may belt. Pero meron nag-iisa na walang belt, pero pasok sa pound for pound. Paano ba talaga itong pound for pound pinipili? Bakit may hindi champion? At tinalo pa po ni Naoya Inoue, sina Usyk, sina Crawford, sina Errol Spence. Paano nangyari yun? Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Alright, kung hindi mo pa alam, ano, updated na po yung pound for pound list natin. So, papakita ko lang sa inyo dito, ha. Naoya Inoue. Siya na po ang nangunguna. Based po ito sa Ring Magazine. Number 2 po si Usyk. Again, si Naoya, hawak niya yung IBF, WBA, WBC. Ito rin, IBF, WBA, WBO. Tatlong belt po hawak niya ni Usyk. Si Crawford, mayroong isang belt na hawak. Si Spence, may tatlong belt na hawak. Si Juan Francisco Estrada, may WBA. Si Canelo, may IBF, WBA, WBC, WBO. Pero, itong number 7, wala. Skip ko muna kung sino yung number 7, ha. Hindi ko muna papakita sa inyo. Papakita ko muna sa inyo yung number 8. Number 8 natin, si Bibol. Hawak-hawak niya yung WBA. Right? Tapos, number 9 natin, undisputed. IBF, WBA, WBC, WBO. Bakit nasa number 9 lang yan? Tapos number 10, si Charlo. Hawak niya yung IBF, WBA, WBC, WBO. O bakit number 10 lang yan? Ano po ba ang basihan? Bakit ganun? Bakit hindi naman pala basihan ng belt? I think ang basihan po niyan kasi yung level of opponents at saka yung kumbaga the quality of the fights, the quality of the opponents. And this is very subjective. Marami pong bumuboto nito. So, makakita kayo sa ibang lugar, sa ibang kumbaga sa BWAA, iba yung ano nila, ESPN, iba yung pound for pound nila. So, it's very subjective po sa tumitingin. So, para lang masabi ko sa inyo, no, this is a very big deal po kay Naoya Inoue, becoming I think the only second Asian to become number one. At ang number ang nanguna dyan si Manny Pacquiao. Pero ito po ang isa sa pound for pound. Number 7, Vasily Lomachenko from Ukraine. Wala siyang hawak na belt. Ang hawak niyang belt, international yata yun. That's not a major belt. But he is still, kumbaga, part ng pound for pound rating. So mapapaisip yung mga tao, bakit ganun, sir? Bakit? Again, subjective, level of opponents, the fast, I think. Kasi yung, merong isang world net, boxing news, yung criteria nila is the last 10 fights. Actually, nakasulat naman dito yung criteria ng mga pagpili sa rating. Eh, no? The most objective performance, depende sa performance, track record. So, ayan po yung, hindi nyo pala nakikita, papakita ko dito, ha. Yan. So, makikita nyo dyan yung rating policy. The result, this is the most objective criterion, takes precedence overall. Performance, track record, fighter accomplishment, recent past can be factored in. Yan yun. So, nandito po yung mga criteria nila ng pag-rate sa pound for pound or sa kanilang rating. So, I think Naoya Inoue deserves it. And obviously, again, it's depending on which part of the world, as I think mas maraming na-impress talaga. Siyempre, nakaka-impress naman talaga matalo si Nonito Nairi ng ganun, eh. So, number one po siya. At I think medyo dahil bata pa siya, I think he's gonna stay there for a while. Especially if he stays sa bantamweight, halos wala nang yung power niya kasi dyan overwhelming, eh. So, I'm not sure kung he'll stay sa bantamweight, but I think and I agree, and I'm very proud as well na Asian po ang number one sa pound for pound sa Ring Magazine. Kayo po, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo na number one si Naoya Inoue? Comment lang below. Let me know what you think, guys.